Ang bawat relasyon ay nagsisimula ng maganda, nagsisimula ito sa paggawa ng mga pangako, pagkakaroon ng tiwala at pagbuo ng mga alaala, gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagbabago ang lahat para sa mas mabuti o mas masahol pa, kung ano ang tila kapanapanabik at romantic sa simula ay maaaring hindi pareho sa paglaon, habang ang mga mag-asawa ay gumugugol ng mas maraming oras na magkasama, na pagtanto nila ang mga pagkukulang at kapintasan ng bawat isa, na maaaring humantong sa hindi pagkakasundo at maliit na pagtatalo, ito ay madalas na lumilikha ng isang hadlang sa pagitan ng dalawa o humahantong sa lumalaking distansya, na nagbabanta sa kanilang pagsasama. Ang mga tao ay may isang ugali na magsawa ng napakadali at patuloy na inaasahan ang isang kapanapanabik na karanasan, katulad nito, ang mga tao ay naghahanap ng mga paraan upang mapataas din ang kanilang buhay pag-ibig, kahit na nangangahulugan ito ng pakikisangkot sa isa pang tao, sa videong ito malalaman kung paano mag-cheat o mag-loko ang bawat zodiac sign sa isang relasyon. Aries, napakahimok ka at gusto mo ang pagkilos pagdating sa mga relasyon, habang mahal mo ang iyong kapareha, hindi mo matatagalan ang isang walang pagbabagong relasyon habang ikaw ay malalim na hinihimok ng pagkahilig at malalakas na emosyon. Sa makatuwid, kapag ang isang bagong pag-ibig na may kilig at kaguluhan ay dumating sa iyong pintuan, hindi mo maiwasang malugod itong tanggapin sa iyong buhay. Taurus, mayroon kang isang matapat na pagkatao at hindi madaling magpadala o makagambala ng madali, karaniwan mong mahal ang iyong komportableng espasyo at hindi naisip na makisali sa iba pa, gayunpaman, kung sumasali ka sa isang gawa ng pagtataksil, marahil ay dahil sa lubos kang nagmamahal. Gemini, ikaw ay sobrang nangangailangan sa isang relasyon, kaya kung hindi ka mabigyan ng pansin sa buong oras, makakahanap ka ng iba na makagagawa nito, maaaring hindi siya agad makapagpasya dahil sa may options siya at maaaring may bagay siyang nakukuha sa'yo kaya nananatili siya sa inyong relasyon, gusto niya ang lahat, at kung may isa o dalawang tao na makapagbibigay nito sa kanya ay walang magsasabi na hindi siya hahanap ng ikatlo pa. Cancer, ikaw ay isang napaka-emosyonal na tao, humingi ka ng pag-ibig at suporta sa iyong partner at nais na maunawaan at pahalagahan, gayunpaman, kung sa palagay mo ay iba, may posibilidad kang hanapin ito sa ibang lugar, sa sandaling pumasok ka sa isang lihim na relasyon, hindi ka makakagawa ng pagkakamali sa pag-iwan ng iyong kasama sa huli, sa simpleng kadahilanan na ayaw mong masira ang puso ng iyong kapareha. Leo, hanggat hindi mo kinamumuhian ang lahat ng drama, pagdating sa kasiyahan ang iyong ego at pagmamataas, maaari kang magpakasawa sa isang pag-ibig sa labas ng iyong opisyal na relasyon. Sa isang relasyon, nais mong panatilihin ang iyong mga saloobin at opinyon sa pinakamataas na prioridad at kapag ang iyong partner ay laban dito, naghahanap ka ng validation sa iba. Virgo, sa tingin mo ikaw ay perpekto upang makasama ang sino mang walang kabuluhan, pero iyon ang paniniwala mo. Ang pinakamaganda ay kung ano ang gusto mo at hindi ka mag-atubiling makuha ito, kahit na nangangahulugang pagtataksil sa iyong kapareha, habang nakikipag-ugnayan ka sa isang lihim na relasyon, patuloy mong ihinahambing ang mga kalakasan at kahinaan ng iyong pangunahing partner sa lihim na kalaguyo. Gayunpaman, pagdating sa pagtataksil, walang tigil maliban kung makahanap ka ng isang tao na perpekto tulad ng iniisip mo. Libra, pinagkadalubhasaan mo ang sining ng panlilinlang, tila napakatahimik at introvert mo pagdating sa pagpapahayag ng iyong kalungkutan at pagkabigo sa iyong kapareha, ginagawa nitong hanapin mo ang ginhawa at pagiging tugma sa ibang tao na gumagabay sa iyo sa iyong mga problema at kritikal na sandali, gayon din, sa iyong mga kasanayan sa pagmamanipula, maaari mong kumbinsihin ang iyong partner kung hindi man kapag nahuli ka. Ang Scorpio, isang bagay na maghimak sa iyo patungo sa isang gawa ng pagtataksil ay ang pisikal na intimacy. Maraming beses, ang pag-ibig sa pagitan mo at ng iyong kapareha ay maaaring lumala sa maraming kadahilanan. Lumilikha ito ng isang kapaligiran ng pagkabigo at capitan at hinihikayat kang maghanap para sa isang taong maaaring ibalik ang parehong pagmamahal at matalik na kaibigan sa iyong buhay.
Sagittarius, ikaw ay isang mapangahas na kaluluwa, hanggat gustong gusto mo ang iyong kapareha, takot ka sa pagkawalang pag-asa ng romantic life at maghahanap ng mga paraan upang ibahagi ang iyong pag-ibig, sa pamamagitan ng pagsali sa isang lihim na pag-ibig, nakakuha ka ng tamang dami ng adrenaline rush sa iyong romantic life. Ang Capricorn, gustong gusto mong maging walang pag-iingat tungkol sa lahat ng bagay sa mundo at tulad ng lahat ng iba pang mga zodiac sign, wala kang anumang partikular na dahilan kung bakit at paano ka magtataksil, tanging ang iyong mahinahon na ugali sa buhay ang magpapaniwala sa iyo na ang mga desisyon na gagawin mo sa iyong buhay, ay walang kahihinatnan sa paglaon. Aquarius, ikaw ay masyadong malaya upang mapigilan ng sino mang isang tao, habang nasa isang relasyon, kinamumuhian mo ang pagiging nakakulong dito at kung minsan upang patunayan ang isang punto, mukhang niloloko mo ang iyong kapareha, ito ay isang paraan lamang upang maipahayag mo ang iyong kalayaan at maalis ang lahat ng mga ideya ng moralidad. Pisces, ikaw ay lubos na emosyonal, gayunpaman, kapag ikaw ay nasaktan at malubhang nabalisan ng iyong kapareha, hindi mo maiwasang hindi buhayin ang madilim na bahagi ng iyong sarili at makisali sa taksil na pag-ibig, hindi lamang ikaw naging lubos na nagtatago, naging manipulative ka rin upang maitago ang iyong mga gawain sa iyong kapareha. Ang mga nabanggit ay hindi basehan upang makilala ang isang tao, importante pa rin na unawain ang ating partner para sa maayos na pagsasama, bagamat sa panahon ngayon ay napakadali ang magtaksil dahil maraming tukso, laging iisipin na ang karma ay di natutulog at ang bawat ginagawa natin ay babalik din sa atin. Sa mga newly subscribe, welcome sa ating channel, atin pong tatandaan, na ang general horoscope ay gabay lamang at ikaw pa rin ang may desisyon sa iyong buhay, peace and prosperity to all, salamat!